Magandang araw mga ka-striker. Sa pagkakataong ito, tayo po'y magbalik-tanaw sa mga naging pahayag po ng mga natalong kandidato na tumakbo sa pagka-vice presidente at tumakbo po bilang isang senador ng ating bansang Pilipinas. Bago po tayo mag-umpisa, please like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel, PH Striker. Ayan po, ang una po sa ating listahan ay walang iba kung hindi si Senator Kiko Pangilinan na naging running mate po ni Vice President Lenny Robredo. At ito po ang kanyang naging pahayag. Hindi pa tapos ang laban at dala nating sandata sa laban bukas ang walang katulad na ginising nating kilusan. Ang kilusan ng bulontirismo, ng bayanihan, ng pakikipagkapwa, ipagpatuloy natin. Ipagpatuloy natin ang mga naumpisahan para iangat ang buhay at kabuhayan ng mga magsasaka, mangingisda, at ng lahat ng nasa laylayan, kahanay man o hindi. Ngayon at sa mga susunod na bukas, mas kakailanganin natin ang ginising nating radikal na pagmamahal para sa kapwa Pilipino. Malaki at masayang apoy ng pagmamahal ang pag-uumpisahan natin. Ayan po ang naging pahayag ni Senator Kiko Pangilinan. Sunod po ay walang iba kung hindi si Doc Willie Ong na tumakbo bilang running mate ni Mayor Isko Moreno. At ito po ang kanyang naging pahayag. Salamat, salamat, salamat po sa lahat ng bumoto sa akin. I love you everyone. Sa hindi bumoto, okay lang po. Baliwala lang yan sa akin. Matiisin naman ako. One day, malalaman nyo din ang tunay na nagmamahal at maglilingkod sa inyo. I will just wait for that day. Sa ngayon, pantay-pantay po ang serbisyo namin sa bawat Pilipino. Mag-iikot na kami ni Doc Lisa bukas. Ganyan dapat po ang leader. Patas sa lahat. At yan nga po ang naging pahayag ni Doc Willie Ong. Sunod po ay walang iba kung hindi si Senator Vicente Soto III na naging running mate po ni Senator Ping Lacson. At ito po ang kanyang naging pahayag. The people have made their choice. I accept the will of the people. We presented an alternative for a better system in governance and politics, but the electorate had their minds conditioned elsewhere. Our word of honor and loyalty are of far greater importance than an election win. Ayan po ang mensahe o pahayag ni Senator Vicente Soto III. Yan nga po ang mga naging pahayag na mga natalo po na tumakbo bilang vice presidente. Sa pagkakataong ito mga ka-striker, tayo'y magbaliktanaw naman sa mga naging pahayag ng mga ibang kandidato na natalo sa pagka-senador. Una po sa kanila ay si Harry Roque. Ito po ang kanyang naging pahayag. Thanks to all who made our magical run possible. I am humbled by the support which we receive and congratulate Apo Bongbong Marcos, Inday Sara Duterte, and all those who will be serving in the 19th and 20th Congresses of the Philippines in the Senate. Ayan po ang kanyang naging pahayag. Sunod po ay walang iba kung hindi si Attorney Salvador Panelo. At ito po ang kanyang naging pahayag. Congratulations to our next set of leaders led by Bongbong Marcos and Sara Duterte and Robin Padilla. It was a pleasure and honor to campaign with and for you. May you repay the record mandate given to you with unparalleled service to the Filipino. Ayan po ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo. At alam po natin, hindi po kaila na kinuha po
ni Senator Robin Padilla bilang kanyang adviser si Attorney Panelo. Sunod po ay walang iba kung hindi si Antonio Trillanes IV. At ito po ang kanyang naging pahayag. Ako at ang grupong Magdalo ay buong pusong tinatanggap ang desisyon ng sambayanang Pilipino. Hindi man pabor sa amin ang resulta, pero ramdam namin na buhay ang diwa ng demokrasya sa ating bansa. Pinili ng mga Pilipino ang mga gusto nilang maging leader ng ating bansa. It may have been the most emotional campaign in our history, but it is still turned out to be the most peaceful. Sa dakong huli, magkakaiba man ang ating paniniwala, lahat pa rin tayo ay mga Pilipino. Yan po ay ayon kay Antonio Trillanes IV. Sunod naman po ay walang iba kung hindi si Senator Richard Gordon, o kilala natin sa pangalang Dick Gordon. At ito po ang kanyang naging pahayag. The people have spoken, and I bow to their will. I congratulate those who have won and wish them success in the enormous task that lies ahead. I will forever desire victory and unity for our country, and I pray that the Lord guide all the newly elected leaders as they endeavor to move our nation forward. Yan po ay galing kay Senator Richard Gordon. At ang panghuli po mga ka-striker na nakalap natin ay walang iba kung hindi si Senator Laila De Lima. At ito po ang kanya naging pahayag. Sa inyo pong lahat na bumoto, nangampanya, nagbahay-bahay, nagkabit ng mga tarp, namigay ng flyers, at nag-ambag ng oras, enerhiya at talento, ang aking walang hanggang pasasalamat. Mabigat po ang laban sa umpisa pa lang, pero hanggang dulo, hindi po ninyo ako iniwan. At sa lahat po ng may agam-agam sa umpisa, subalit nagawang magtiwala ng mamulat sa katotohanan. Salamat din po. Naway marami pa tayong maliwanagan at makasama sa laban. Yan po ang naging pahayag ni Senator Laila De Lima, mga ka-striker, na sa kasalukuyan po ay nakakulong pa rin. Gaya nga po ng lagi nating sinasabi, a true leader is the one who accepts defeat in the same way he accepts the winning. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood, mga ka-striker. At ito po ang inyong lingkod na nagsasabing, God bless and bye-bye.